sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ang buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol
at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sangakang ugat ni Jesse, tagaakay ng maraming, halina't tubusin kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamaniang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo.
Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kaniyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kaniyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayoy, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na naganap ang bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kaniyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating henerasyon ngayon ay henerasyon ng walang pasensya. Henerasyon ng nagmamadali. Henerasyon ng palaging nagmamadali. Magsisimba na nga lang, nagmamadali pa. Kaya nga nauso yung fast food kasi nagmamadali. Nauso mga karinderya kasi ayaw nang magluto, bibili na lang. Nauso mga instant noodles, sardinas, sachet ng shampoo, lahat iyon ay bahagi ng pagmamadali ng tao. Ang mga bata ngayon sa eskwelahan, ang kanilang listening span ay hindi na tumatagal ng 15 minutes. 5 minutes pa lang sa classroom, hindi mo na mapapaupo. Kahit saan ang mga bata, parang mga baka, laging nagmamadali. Eh kasi nga iniinom cow's milk, di ba? Gatas na galing sa baka. Bakit ko nasabi sa inyo? Dahil ang ating ebanghelyo ay taliwas kung ano ang henerasyon ngayon. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung papaanong si Zacarias at Elizabeth sa kanilang katandaan ay magkakaroon pa
ng anak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya siguro yung mga nasa 80 years old, may pag-asa pa. Kung nanaisin ng Diyos, ito ay mangyayari dahil sa Kanya walang imposible. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Anghel Gabriel ay pagpapakita ng Kaniyang kapangyarihan na ang lahat ng pwedeng mangyayari ay mangyayari ayon sa Kaniyang salita. Kaya napipi at nabingi si Zacarias dahil siya ay nagduda at nagtanong. Paano mangyayari iyon? Kami napakatanda na. Dahil hindi siya naniwala, siya ay nabingi at napipi. Pagpapakita na ang taong hindi naniniwala sa Diyos, ang taong hindi bukas sa pananalita ng Diyos, ay magkakaroon ng sapat na kaparusahan. Hindi siya isang parusang magbibigay ng panibagong simula, kung hindi parusa ng pagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat tinatanong, hindi dapat kino-question, dahil sa katotohanan, ang salita ng Diyos ay makapangyayari at tunay na makapagbabago ng buhay. Mahirap ang pagdadaanan ni Zacarias at Elizabeth. Either or ang tawag doon. Ano pong ibig sabihin? Either. Malalaman ng kapitbahayan na sila ay magkakaanak sa kanilang katandaan. Ichichismis pa rin. Diba? 80 years old. Magkakaanak. Anong ginawa nila? Paano nila ginawa iyon? Either or dahil noong unang panahon sa kanilang kultura, ang mag-asawang walang anak ay isinumpa. Pinagtatawanan, inaalipusta dahil wala silang anak. Kaya sa dulo ng ating ebanghelyo, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. A blessing para sa kanila, pero sa ibang tao, ito ay napakalaking katanungan. Sa ating buhay, Kristiyano ngayon, kapag tayo'y nananalangin at umaasa ng kasagutan mula sa Diyos, gayahin natin ang attitude ni Zacarias at Elizabeth. Hindi bumigay sa pananalangin at paglilingkod sa templo. Umabot ng katandaan, pero umasa pa rin sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kapag biyaya ng Diyos ang iyong hinihintay, huwag kang maiinip. Kapag sagot ng Diyos sa iyong panalangin ang iyong nais, huwag mong ilagay ang Diyos sa sarili mong time frame.
Huwag mong ilagay sa kahon ang Diyos sapagkat hindi tayo lagpas sa kaisipan at kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos para sa kaniyang panahon at oras, alam niya ang perfect timing. Sapagkat ang Diyos ay bumabasa sa kalinisan at hangarin ng puso ng tao. Huwag niyong sasabihin, Lord, pag hindi ako nakaalis bukas pa abroad, hindi na ako magsisimba. E di wag. Hindi si Lord ang nawalan. Tayo ang nawalan. Ganun ang attitude ng mga taong nagmamadali. Sila ang nagdidikta sa Diyos kung ano ang gusto nila. Pero hindi sila nakikinig. Sila ay nagiging bingi at pipi sa kapangyarihan ng Diyos. Sana po ang Ebanghelyo ngayon sa karanasan ni Zacarias at Elizabeth na kahit sa kanilang pagtanda, umasa, nanalangin, yumakap sa biyaya ng Diyos. Ganon din po tayo. Huwag tayong mainip. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong masiraan ng loob. Sapagkat ang Diyos ay magbibigay sa takdang araw at sa tamang oras ayon sa kaniyang biyaya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kaniyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa kaniya. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan, sa pagpapari, at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway, pagalingin ng Panginoon, at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapatanagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway, tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong espiritu nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas sang may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Panginoon, aming handog
alang-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang na kayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng, Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Panginoong di mo nakikita kung iniibig siyang tao.
laga. Pagdating niya, lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas, makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na puon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na puon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.